So yun na nga guys, no, hindi ko na nakuhanan yung umpisa ng trek namin dahil dito na ako naghintay sa Minanga. Napakatagal na mga kasama ko eh. So dito sa Minanga, kasama namin to. To si Elder. Pinsan niya mga yan. Usapan namin yung mga yan. Yan. Mga bataan na yan. So dito nagsisimula na kami maglakad ngayon. So tatawag na Minanga. Tawid ilog na kami ngayon. Dito namin kailangan sumakay ng bangka kasi mababaw naman dito. So tatawirin namin to ngayon. Pero parang medyo malalim to ah. Medyo mahirap to. Maglas po dyan. Lakas ng agos. Oh, masyadong malakas. Paano kaya to? Lakas po yung agos. Mas safe sana dun sa bangka, no? Sige, try nyo. Okay, magala. Sabi namin sa mga magulang nyo na mahal nyo sila. So, hindi po kami umabra sa ilog. Doon po kami ngayon sa, no? Sa bangka, doon. Sa bangka. Babayad po kami ng tagi 50 pesos namin. Pa 50, isang way lang po yun. Tapos babalik 50 ulit. Bali 300. Alam niyo po yun, no? Sa mga viewers ko dyan, 50 pa una, papunta, tapos 50 pa balik, bali 300 po. 50 pa una, 50 pa balik, 300. 300 po. So, update lang guys, no? Hindi ko na, no, na-videoan yung pagsakay namin sa bangka. Bali, napakalaki ng bangka, tapos napakalaki din ng ilog. Napakalaki din na binayaran namin, 5 pesos isa. At napakalaki din yung mga tumakay. Dapat kasi ano yun eh, yung pamasahe, per size dapat yan. Tsaka per kilo dapat to. Kung maliit, maliit ang bayad. Kung malaki, malaki ang bayad. Ganun sana. Lugi kami dun sa mga elders eh. Malalaki sila, kulay yung bayad nila, pantay lang. So, nakatawid na kami ng ilog. Kasi nga, hindi kami umubra dun sa kabila. Dahil malakas yung agos, kahit mababaw. Delikado yung mga bata ang kasama namin. Okay lang sana si Elder kung tangay ng alon, walang problema. Diretso yan sa Cavite. Yung ano, on the way to Villa Ancheta na tayo. Baka maglalakad tayo ng mga 2 kilometro. So i-update ko kayo mamaya ulit. Ito na po. So medyo nakaka 1.8 na kami. Kumbaga sa kilohan, 1 kilo. So 1.8 pa lang yung nabudala na namin. Ayun yung mga kasama namin sa likod. Ayan sila. So update ko lang kayo, no guys. Sa on the way namin papuntang Villa Ancheta, merong mama na nagmagandang loob. Isa siyang farmer. Tinatanim niya siguro pakwan, mga saging, mga mais, ganun. So ngayon, pinapunta niya kami sa farm niya. Tingnan natin. Kukuha tayo ng pakwan. No? Ayan, so, ito si Uncle, yung nagmagandang loob sa amin na magbigay ng pakwan, mag-share ng blessing niya. Ayan. Ano pong pangalan niyo, Uncle? Joel Respicio. Ay, Joel Respicio. Napakabait niyo po sa amin. Ito, kasi ito, ay, kinain ng pan. Alam mo yung uod. Ayun. Kinakain. Kaya, kumbaga. Nagagalos. Pero yung sa loob naman yun, okay naman. Malaki ako. Ayan yung blessing. Kuha tayo ng blessing. Anong bubuhatin nyo yung maliliit, malaki? Kahit ano po. Pakwan guys. Ayan. Lamonite. So good. Manila po ito. What's up guys, libre. Po sa Manila po. Saan kayo sa Manila? Sa Pasig City po. Pinadala ng Diyos si tatay para bigyan tayo ng blessing. Ano ka lang po sa Maray, sa ano, nagboarding sa Pinobal? UST. Manila po yan. University Bal po. UST. So guys, kung maaalala ninyo kanina, doon sa ilog, hindi kami nakatawid doon, nagbangka kami kasi umadlan kasi kahapon at malakas yung agos. So ngayon, halfway na kami, no, ng trekking namin. Dito sa Villa Miranda ba to? Basta parang Villa Miranda yata to.
halfway na kami papunta sa destination namin sa Villa Ancheta sa falls. Okay? Pero dito sa papunta pa lang, masyado na yung challenge kasi maputik yung dinaanan namin. So yun yung mga kasama ko, may mga nagbuhat na ng tsinelas at meron ng mga nagpapaan na maglakad. So i-update ko ulit kayo mamaya guys na kapag nandoon na kami sa Villa Ancheta. Update ko lang kayo, medyo naligaw kami ng konti. Kaya ayun, nag-uugas sila ngayon dyan sa poso ng mga paan na dahil masyadong maputik yung yung dinaanan namin. Limbawa guys, bumili kayo ng dragon na kalahating inch lang yung kapal niya. Pag dumaan kayo sa dinaanan namin, sigurado 8 feet na yan pag labas nyo. Okay guys, so may kubo kami na tagpuan dito. Pero malapit na kami sa destination guys, malapit na kami maligaw lalo. Siya lang ba guys, yung malapit ng bumanaw. Alam namin na masaya ka na sa buhay mo. Pwede ka lang umalis. Okay, update ko lang kayo guys. Malapit na kami, naririnig na namin yung ingay. Yung tunog ng falls. No, pero dahil yung umulan kahapon, hindi namin alam kung malinis yung falls. Makikita natin mamaya sa inyo mga kasamahan ko. Doon sila. Ayan. Ayan, magsisimula na kayo maglakad. Maglakad sa batuhan. Daan-daan lang kayo, madalas yan. Ito na kami. Katingin, tingin ko, we are on the right track na. Sa tingin ko lang. May mga kasama ko. So guys, medyo hindi pala tama yung dinaanan namin kanina. Dead end na pala dun, mali na naman kami. So medyo hindi na nakakatuwa yung nangyayari. Pero babalik kami dun sa pinanggalingan namin para hanapin yung tamang daan. Update lang guys, sa wakas. Good morning. Andito na kami sa Villa Ancheta Falls. Yan yung falls nila. Yan. Nabawa kami maligo. Nakain muna tayo. Ito yung pinsan kong napaka-ubod ng pangit. Anang kwan, gwapo. Tapos may naiwan pa kami dun kasama. Naliligaw kami. Naliligaw. Okay. Adobo. Adobo tayo ngayon, mga kwan. Orchids. Yun eh. Uy, kain na! Dalawa pa! Doon! Snack time muna! Doon daan! Yan tapatan sa taas! Ay, naku po! Sige na, diretso mo na! So guys, update ko lang kayo no. Sa paghahanap namin dito sa falls, sa may taas ng falls ng orchid, meron naman kami nakita na mga collection like irides, fire orchids, Orenanthera philippinensis, and Celogeny. So marami dito guys, actually sa mga puno sila, sa mga bato-bato sila kumakapit. So kung makikita nyo ito nasa likod ko, lahat yung mga yan, orchids yan hanggang dun sa taas. Okay, update mo na tayo guys no. Medyo andito na kami sa kampo namin, nakakuha kami ng Orenanthera philippinensis. Napakaganda ng bulaklak niya. Yan, Orenanthera philippinensis. Makikita nyo parang talagang fire orchids. Kaya tinawag siyang fire orchids. Meron tayong tinawag na Pinalia SP. Nakuha ng bilas ko. Yan. Pinalia SP yan. Nakadalawang puno siya. Yan. Pinalia SP. Yan. Tapos, meron ding ibang orchids doon. Nakita namin itong irides. Yan. Ito, irides. Grabe. Napakaganda ng irides na to. Yan. Pabulaklak na siya eh. Okay. Meron na muna nakuha na Celogeny. Ito, Celogeny. Yan. Or in other words, rice orchids. Kasi parang kaya tinawag siyang rice orchids dahil parang bigas yung niya. Parang palay yung bulaklak niya. Yan guys, yung nakuha namin collection, parang 1, 2, 3, 4, 4 kinds na collection yung nakuha namin dito. So, maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Pauwi na rin kami mamaya. So, yun yung mga kasama ko, nagpipicture sila.
nag-iihaw din sila ng mais na hiningi nila sa may-ari mismo. Hindi sila nagnanakaw, mga guys. Mababait itong mga to. Hindi sila nagnakaw ng mais. Nanghingi sila sa puno.